Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman muli ang inyong madiskarteng nanay at ngayon ay babahagi ko na sa inyo kung paano ba gumawa ng napakasarap na homemade buchi with ube halaya piling. Napakasimple lang mga mami, tatay, ate at alam kong kayang-kaya niya itong gawin. Napakaganda, napaka golden brown at saktong-sakto ang lasa at alam kong magugustuhan ito ng inyong pamilya. So paano nga ba gumawa ng ube halaya buchi? Wow! So, diba? Napaka crunchy ng kanyang balat at napakalambot ng loob. So, tara na! Atin ang simulan. Ipapakita ko sa inyong sangkap na ating kakailanganin. Ngayon, ito po yung mga sangkap para sa dough ng ating buchi. So, unang-una, kailangan natin ng glutinous rice flour o giniling na malagkit na bigas. Then, meron din po tayong rice flour o giniling na bigas. So, bakit po tayo naglalagay nito? Para balance po yung kanyang lagkit. Para kahit malamig na yung inyong buchi ay hindi siya ganun kakunat o katigas. Meron din tayong asukal na puti. At naglalagay po ako ng ginadgad na nilagang kamote. So, yan po. Isa po ito sa nagpapaganda ng inyong buchi para kapag pinrito nyo na siya, hindi po bumubuka ang dough ng inyong buchi. At isa rin to sa nagdadagdag pampalambot at pampalinamnam ng dough ng inyong buchi. So yan lang po yung mga sangkap para sa ating dough ng ating buchi at yung ating maligamgam na tubig. Hindi man totaling maligamgam, dapat may konting init para lumabas yung lagkit ng ating buchi, hindi tayo mahirapan mamaya magbilog. So tara na, atin ang simulan po. Ngayon, nilipat ko rito sa isang malaking lagayan yung ating glutinous rice flour o yung malagkit na bigas. Isusunod natin itong ating giniling na bigas. Meron na po nabibili sa mga supermarket kahit po sa palengke ng glutinous rice flour at rice flour. Ngayon, kung wala naman po kayong makita, pwede kayong mag-blender ng bigas. Pinuhin nyo lang ng maigi. So, pagsasamahin po natin yan dyan. At yung ating asukal. So, ito po. Pwede po kayong mag-adjust sa asukal kung gusto nyo na mas matamis o kung gusto nyo ng sakto lang. Then, ahaluin natin. Tapos, ilalagay na natin yung ating sweet potato o kamote. So, yan po. Pwede kayong maglaga. Ilagan nyo lang tapos, gadgarin nyo lamang po. Then, haluin ulit. At saka natin naman, ilalagay yung ating mainit-init ng konting tubig. So, ito po. So, dapat po dahan-dahan ang paglagay para mabalance ninyo yung inyong dough. Hindi sobrang dry at hindi rin sobrang lambot. Pagkatapos po natin malagay yung ating tubig, ay mamasahin po natin gamit ang ating kamay. So, dapat po ang magiging texture niya ay parang clay. Hindi sobrang lambot, hindi rin po sobrang dry. Ngayon, pagkatapos po natin siyang mamasa, ganito po ang kanyang magiging itsura. So, yan po. Sakto lang yung lambot at hindi siya dry.
Then gagawin natin, i-rest lang natin kahit mga 10 minutes bago tayo maglagay ng palaman, mag-assemble ng ating buchi. Ngayon, para naman po sa filling ng ating buchi, gagamit ako ng ube halaya. So ito po yon. Meron na po akong video nito. Visit nyo lang po ang aking channel o ilalagay ko po ito sa aking description box sa baba kung paano gumawa ng ube halaya. Then yung ating sesame seed o linga. So yan po. At gagamit tayo ng sukatan para pantay-pantay yung ating buchi. At syempre, ang ating mantika para sa ating pagpiprito mamaya. So mag-start na po tayo mag-assemble. After 10 minutes, so pwede na po natin siyang gamitin para lagyan ng palaman. So umpisa na po natin. Pwede tayong maglagay ng konting oil sa ating palad para hindi dumikit yung dough ng buchi. So gamit po ang 1 tablespoon. Kung gusto nyo pare-pares yung laki ng inyong dough ng buchi, pwede kayong gumamit. Tapos lalagyan nyo lang po ng pinaka lubog sa gitna. So yan. Saka nyo lalagyan ng palaman. So depende po sa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay, pero dapat yung saktong nasasara po. So press nyo po ng ganyan. Then dahan-dahan yung takpan. Pagdikitin yung mga nakabuka na yan at bilugin. So bibilugin nyo lamang po ng ganyan. So yan. Magiging ganyan na po ang kanyang itsura. So tatapusin po natin to. Tapos saka natin papagulong dun sa ating sesame seed. So pwede po kayong gumamit ng cheese o minatamis na munggo. Depende sa mga gusto nyong palaman para sa inyong buchi. Dapat po ang pagbilog ay gaan nyo lamang po ang inyong kamay. Magaan lamang po dapat. Huwag nyo pong dikdikin ng maigi dahil puputok po ang inyong buchi. Magaan na nadidiin siya ng konti para kumapit yung kanyang mga gilid na pinagsarahan natin. Ngayon, tapos na tayong maglagay ng palaman sa ating buchi at magbilog. So, ito na po yung ating buchi. Diba, napakaganda ng pagkakabilog. Magpapagulong naman tayo. O maglalagay naman tayo ng kanyang sesame seed o yung linga. So marami sa atin mahirap maglagay nito, no? Natatanggal, nagkakawatak-watak. So ang sekreto po dyan, para dumikit ng mabilis yung linga o sesame seed sa inyong buchi, basain nyo po. Pwede nyong brushin, i-brush ng tubig o pwede nyong ilublob sa tubig, pero mabilisan lang para lumagkit yung kanyang labas. Kasi di ba malagkit nga po ito. Once na nabasa kasi ito, lalagkit yan. Ngayon, kapag lumagkit, diretso nyo kagad dito, saka ninyo bilogin ng padiin para kumapit ng maigi yung mga linga. So, ganito po yung gagawin. Kuha po tayo ng isa. So, yan. Kasi kapag nagbibilog kayo, nagda-dry na yan kapag nakahanginan eh. Nagda-dry yung labas ng inyong buchi. So, ito yung ating tubig. Ayan, brasin nyo lang po yung labas. Ayan, kung gusto nyo nga, ilublob ninyo, mabilisan lang. Tapos, ipaikot nyo dyan. So, basta pinaikot ninyo, makikita ninyo, ang bilis dumikit, di ba? Ngayon, kapag dumikit na, bilugin nyo po ng padiin para lalong kumapit. Kasi kung hindi nyo po bibilugin ng padiin, matatanggal din po yan. Kailangan,
habang malagkit yung kanyang pinakado, dahil nabasa nga po, bilugin natin para kapit na kapit yung sesame seed sa ating buchi. So magiging ganyan na po ang kanyang itsura. So yan, nakikita nyo, di ba kapit na kapit? Yan. So tatapusin po natin itong lahat. So ngayon, eto na, natapos na tayong maglagay ng toppings o yung ating linga sa ating buchi. So yan po, kitang-kita nyo, napakaganda, di ba? Dikit na dikit. So yan. So inuulit ko, pwede ninyong isausaw sa tubig, rekta na, kailangan mabilisan lang. O pwede ninyong i-brush na lang para sakto lang yung basa sa inyong dough. So ngayon ang gagawin na natin ay magpapainit na tayo ng mantika at ipiprito na natin tong ating buchi. Ngayon nagsalang na ako ng aking kawali. So mainit na po yan. So maglalagay na tayo ng mantika. So mas maganda po kapag lubog yung inyong buchi para maganda ang luto, golden brown. Then hihintayin po natin yan uminit, saka natin isasalang yung ating buchi. So yan, mainit na yung ating mantika. Pwede na tayong maglagay ng ating buchi. So lulutuin natin to ng low-medium heat ang apoy. Huwag pong malakas para hindi mabigla ang inyong buchi. At dapat, dahan-dahan lamang po ang paglalagay. So yan. So yan, makalipas ang mga ilang minuto, pag golden brown na po ang inyong buchi, okay na po ito. So yan, nakikita nyo, napakaganda. Dikit pa rin yung kanyang mga linga, hindi nagwatak-watak. So yan. So gagamit tayo ng strainer para matanggal pa yung mga ekstrang mantika. Diba, napakaganda po ng kanyang itsura. Hindi pumutok yung ating buchi. Dahil po yun sa kamote na nilagay natin. Yun po ang isa sa pinaka-importante sa ating buchi. Kapag mayroong kamoteng nilaga, isa po yun sa nagpapaganda para hindi pumutok ang inyong buchi kapag piniprito nyo na. Ba? Meron ka ng homemade buchi na pwede mo nang umpisahan. So ngayon, ito na po ang ating finished product, ang ating homemade buchi with ubi halaya peeling. So yan na. Napakalutong ng kanyang balat at talaga nga namang kitang-kita ninyo, napakaganda ng pagkakaluto. Golden brown, kaya sa mga nag-request nito. So ito na po ang inyong request kung paano ba gumawa ng napakasarap na buchi. So, inuulit ko, pwede po kayong maglagay ng iba't ibang peeling na gusto ninyo. Pwede kayong maglagay ng cheese, chocolate,
munggo, depende yan sa panlasang gusto ninyo. At alam ko siguradong marami na naman sa inyo ay nag-iisip na naman kung paano na naman dagdag kita na naman sa inyo to, mga mami, mga tatay, ate, kuya na gustong kumita dyan sa tahanan, lalo na sa mga wala pang oven. Dito pa lang pwede ka nang mag-start at siguradong kikita ka dahil napakadali lang gawin. Basta sundan nyo lang yung aking procedure na pinakita sa inyo step by step para makuha nyo ng tama. So again, maraming salamat po sa lahat ng nanood at lahat ng mga tumatangkilik sa aking mga recipe, gayon din po sa aking mga mapagmahal na subscribers. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa lahat ng recipe ibabahagi ko pa. Maraming salamat po. Nakakagutom ang bango. Saktong-sakto to sa kape, mga mami. So yan na. Sana po ay gawin ninyo sa inyong tahanan. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Ako po ang inyong madiskarting nanay. Paalam!